Samana ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan. At sumayin niyo. Natitipon ilang mag-anak ng Diyos. Buong tiwala tayong humiling sa Diyos ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pagkat puro siya ng kabaitan at habag. Panginoong Hesus, sa pagbibinyag sa iyo, pinatunayan mo ang iyong kagandahan magpakasakri dahil sa aming pagkakasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa pagbibinyag sa iyo, ipinahayag kamu, pinakamamahal na anak ng Diyos, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, pinispos ka ng Espiritu Santo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang alamin na kapangyarihan, noong binyagan ang Mesiya sa ilog Jordan, bumaba ka sa kanya, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. At sinabi mo ang iyong anak na niyamahan ay lubos mo kaya Jordan. Kami mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi na ang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dadakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay tumatay. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng kalagaday, hindi ito nalilingid. Pag namusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y namumusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagala. Panginoon'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat
na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng buong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon po lubos ang nakanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ibinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng Diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Father, sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Nakakala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, ngayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kita, kinalulugda." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon Jesucristo. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kapanalig, tiwalaan na ito ay kapisahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Binyag ng Panginoon ay isa sa mga pagpapakita ng Panginoon sa atin. Pagpapakita ng hayagan. Itong mga nakaraang araw, mula pa nung kapaskuhan ng kanyang pagsilang, ito'y pagpapakita na sa atin ng Panginoon. Pagkatapos ng kanyang pagsilang, ang ating pagpapakita sa mga mago, sa mga hindi taga mga Israelita, hindi mga taga Israel, hindi mga karelihiyon ni Jesus, nagpakita siya sa mga hentil, sa mga pagano. Kaya nga, ang ating bansa ay nakaambit din ng kanyang pagpapakita sapagkat nakarating sa ating lupain, sa ating bansa, ay isang pagpapakita sa atin. Ha? At makita natin na ng pagbibinyag ni Jesus, bakit kailangan binyagan si Jesus
pag ating ito kapisang ito ay parang pagpaparangal kay Jesus, pagpapakita na siya nga ang hiniran na magiging mananakop ng buong santinakpan para tanggapin ang ating mga kasalanan sa kanyang sarili at ito ang kanyang pagliligtas sa ginawa sa krus. Ito rin ay pagbibiyag ay lantaran pagpapakita ng Diyos mismo, ng kanyang Ama, na itong kanyang hinirang na anak, ang kanyang lubos na kinalulugdan sapagkat ginawa niya ang lahat ng kanyang kinalulugdan, ang kanyang kalooban, parang pagpapahayag ni Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, mayroon mga ang unang katangian ay ito. Ito ay hindi sa kanyang sarili ay simple, walang tahimik, walang hindi mo mawawari na itong taong ito ay kinakailangan, parang walang makakakilala sa kanya, kaya kailangan ng ipahayag ang kanyang sarili, pero hindi ang kanyang sarili ang magpapahayag kung sino siya. Ang ikalawang katangian, ang Panginoon ang magtatanyag sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalataya, itong pagpapakita at pagpapahayag ng Panginoon ay talagang naranasan din natin, hindi man ang Panginoon. Pagkat hindi siya hambog, hindi siya magsasabi ng kanyang, kundi ang Panginoon ang magpapatanyag sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang katangian din ng kinalulugdan ng ating Panginoon. Simple. At pagkatapos ay hayaan mo makilala ka. Hindi sapagkat ikaw ang nagsabi kung sino ka, kundi hayaan mo iba ang Panginoon ang gagawa ng para ikaw ay makilala. At ngayon na nabinyagan ang ating Panginoon, tayo rin ay sumaloob sa pagbibinyag sapagkat gusto natin na makasama sa pamilya ng ating Panginoon. At ito ang ibig sabihin, kung gusto rin natin na tayo kalugdan ng Panginoon, una, mabuhay ka ng simple, walang kabog-abog. At ikalawa, Panginoon ang siyang gagawa ng paraan. Mga kapatid, ang ating mga pinagdaraan ng pandemya, nagpapahayag din ang Panginoon sa atin. Papahayag na andyan ako sa inyo, kasama niyo ako. At sana sa ating sa kanyang dahil siya'y kasama natin, ipahayag din natin ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging mapagmalasakit sa panahon ito ng ating pandemya. Kaya natin at gusto, unti-unti natin ito na naranasan sa ating buhay. Kaya bilang mga minamahal ding anak ng Diyos, isa buhay natin ang buhay ng ating Panginoon, sapagkat ganyan talaga, kung ikaw ay nagpabinyag, hayaan mong ang iyong buhay bilang isang Kristiyano ay bahayag. Sa pamamagitan, nakikitang mga asal ng iyong pagkatao.
Kaya minama ko mga kapatid, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos na binyagan din, sanay ang ating mga asal, lalo-lalo na sa mga panahon ng pandemya ito, ay makita na tayo'y nagmamalasakit sa isa't isa. Amen.